Nabulabog ang Malacanang kaninang umaga matapos umanong matuklasan ang malaking eskandalo ng pagtataksil ni President Rongbong Marcos Jr. sa bayan. Nagprotesta ang libo-libong mga mamamayan sa harap ng palasyo upang ipahayag ang kanilang galit at pagkadismaya sa naging aksyon ng Pangulo. Sa gitna ng kaguluhan, dumating sa Malacanang si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang vicepresidente na si Inday Sara Duterte. Ayon sa mga saksi, galit na sinugod ng mang-ama si President Bongbong Marcos Jr. na lang akusasyon ng pagtataksil at kapabayaan. Mabilis na kumalat ang balita at nagdulot ng mas matinding kaguluhan sa paligid ng palasyo. Ang insidente ay nagresulta ng pansamantalang pagsasara ng mga kalapit na kalsada at pag-deploy ng mga karagdagang pwersa ng kapulisan upang masigurado kung walang mangyayaring karahasan. Sa ngayon, hinihintay pa ang opisyal na pahayag mula sa tanggapan ng Pangulo higil sa mga osasyon at mga lumalalang sitwasyon. Patuloy namang binabantayan ang mga pangyayari at mga uulat ng mga bagong detalye sa lalong matiging panahon. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy yung pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Hierarchy of rights. Mas mahalaga ang ating Bill of Rights kesa sa halaga ng halamang masisira. At ginagarantya ko sa kanya, hindi baboy ang mga miyembro at kasapi ng hakbang ng maisog. Sa tingin mo dito, Attorney Vic, merong nalabag na karapatang pantao, especially sa ginagawa po ng lokal na pamahalaan o at ng provincial government po? Malinaw na malinaw ang paglabag ng ating saligang batas. Kaya nga ang ating sinisigaw, let us continue defending the flag, let us uphold, protect and defend the Constitution. Sapagkat malinaw din dyan sa Declaration of State Policies and Principles na kinikilala yung human rights at hindi yan dapat tratuhin parang isang commodity na pagka kumbinyente sa LGU ilalabas kapag hindi itatago. Yan ay nandyan sa ating Bill of Rights. At malinaw, attorney, na ipinapaabot po natin sa iba pang mga lokal na pamahalaan na kung saan man natin gusto nais natin magdaos ng peace rally ay hindi mapapitigilan ito. Hanggat payapa ho ang aming pagtitipong ginagawa at ito ay pagpapahayag ng aming hinaing at yung mga saloobin ng mga ordinaryong taong kagaya natin mga kasama ngayon dito, hindi maaaring pigilan ito sapagkat ito ay may garantya sa ilalim ng ating saligang batas. Huwag po naman ninyong lapastanganin. Huwag ninyong yurakan ang aming karapatan na malinaw na may garantya sa ating Bill of Rights. So yung sinasabi po nila, sir, na pag lumakas tayo sa yellow line na yan, pwede tayong sambahan ng trespassing. Hindi po totoo yun. Yan ay Freedom Park. Yan ay pag-aari ng ordinaryong mamamayan. At yan ay nakasaad sa BP 880, yung batas pambansa 880, which ironically passed during the time of the father of the incumbent president, sometime October of 1985. Yan ay bukod pa sa garantya ng saligang batas. So malinaw, bukod sa BP 880 na kumikilala ng ating karapatang magpahayag, nandyan din yan sa garantya sa ating Bill of Rights. Attorney, ano na lang yung mensahe natin sa Marcos government? Kasi patuloy tayong nagpapahayag ng ating mahinaing, pero mukhang nagbibingihan ang gobyerno ngayon. Hindi sila dapat magbingi-bingihan, lalo na yung mga nakapalibot kay Pangulong Bongbong Marcos. Because I will let you into a very short story. Noong panahon ni Pangulong Duterte, sometime July of 2021, iniimplementa yung ECQ, yung GCQ, yung MCQ dahil may pandemic, yung COVID-19 na protocol. Kami ni Bongbong Marcos, nung siya'y makakandidato pa lamang, alam niya ito. Umikot kami sa iba't ibang probinsya. Vinayolate namin ang mga COVID protocols, yung MCQ, GCQ, ECQ. Hindi kami sinikil.
ng kagaya ng paninikil ng Administrasyon Marcos ngayon na kami nagpapahayag lang ng aming saloobin at ginagawa lang namin ang aming karapatang garantisado sa ilalim ng ating saligang batas. Papasok po ba tayo sa Freedom Park ngayon? We have to wait to and submit to the wisdom of President Duterte on what to do next. Ayan, maraming salamat po, Attorney Vic Rodriguez. Ayan po mga kababayan, patuloy ang pagsasagawa nga ng Maisog Peace Rally. Pupunta po tayo dito ngayon sa kasalukuyang nagaganap sa labas po ng provincial capital ng Negros Oriental. Yan po ang sigaw ng taong bayan na nandito ngayon. Maraming panggigipit mo, mga kabuspa, ipin mo para tayo mga kalatkari na nandiyan sa nangyayari nga po, may programa po, mga kabuspa. Ito na po, Jason. Papatuloy pa rin Sir Jay, no? Yung ating special coverage. At dinig-dinig natin yung sigaw ng taong bayan. BBM Resign. Jason. BBM Resign. Partner. MJ. Yes. Mayroon bang sinabi? Naririnig kita ngayon. Meron bang sinabi yung organizers dyan sa Maisog Rally medyo, na may pressure galing sa Malacanang yung mga ginagawang oppression dyan? MJ, paki-ulit lang, medyo maingay nga dito sa labas ng provincial capital ng Negros Oriental. Ano yung gano'n naman natin? May pressure ba mula sa Malacanang, partner, yung mga ginawang hakbang ng provincial government at ng city government ng Dumaguete kaya last minute yung mga pag-atras ng paghahanda? Sa ngayon, partner MJ, nakita naman natin kung paano ginipit yung mga kababayan natin dito sa Dumaguete City na magdaos ng mapayapang rally para iparinig sa Marcos government yung kanilang mga hinaing. Nakita naman natin yung indirect na ginagawa nila kagaya ng paglalagay ng mga heavy equipment dyan sa Freedom Park para hindi tayo makapasok sa Freedom Park. Itong ating mga kababayan ay sa kabila niyan, patuloy ang ating mga kababayan, hindi natin ramdam yung ginagawa ng Marcos government. Kagaya nga ng sinasabi nila Attorney Harry, nila Attorney Vic, hindi masusupil ang karapatan ng mga taong bayan na ipahayag ang kanilang mga hinaing laban sa gobyerno. MJ? Oo, Jason, si Jade, ito. Marami kasing nagtatanong din, ano bang final venue? So sinasabi natin na abangan natin yung magiging final decision ni dating President Duterte. Pero ngayon, nandyan ka ngayon sa paligid mismo ng Freedom Park, tama ba? Jade, sa ngayon naghihintay tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pero inaasahan nga natin ang pagdating ng dating Pangulong Duterte para pangunahan ang Maisog Prayer Rally dito mismo sa labas ng Freedom Park dito sa may harap ng provincial capital ng Negros Oriental. Jade? Wala namang pagpipigil sa kasalukuyan na isinasagawa ang sino mang kumakatawan sa local government unit dyan. Yes, Sir Jay, walang ginagawa ang ating mga lokal na pamahalaan dito sa Dumaguete, maging ang provincial government ng Negros Oriental, ay wala naman silang ginagawa
na oppression o yung gusto nilang pahintuin itong nangyayari nga na peace rally. Nauna nang sinabi ng provincial governor ng Negros Oriental na hindi nila pipigilan yung mga kababayan natin na maitaos na itong peace rally. Kahit itutuloy pa ito sa Quezon Park, ay malaya tayo na ipahayag at isagawa ang peace rally dito sa Dumaguete City. Sir Jay? Yes, mabuti naman kung ganun. Yan naman ang talagang inaasahan natin na magbigay ng katuturang respeto, no? Sa itinatakda ng batas, ang mga alagad ng batas, no? Hindi katulad dito sa nangyari sa Bastos, Bulacan. Bustos ba? Pasensya na, akala ko Bastos eh. Na talagang hinarang yung mga karsada ng nung malaking tiyan na nag-utos. Sino ba yun? Mayor ba yun? Yung malaking tiyan na nag-utos dun sa lagyan ng truck at saka yung mga pulis hinarang lahat ng ingress at egress ng Barangay Pulis. May mga upuan pa nga sa sa traffic area yun. Correct. Pati yung mga nakatira doon na naligalig. Oo nga. Yung mismo resident. Sa abogado daw yun ng property, yung nagpapaalis doon. O mismo. Ay, yung si Joey Cruz. Oo. O, hindi naman daw Hindi naman na sa... Ako mga kabista, comment muna ako doon sa sinabi ni Manong Gison sa na Bastos Bulacan. Grabe oh, mga kabista, grabe na pong panggigipit ito sa nahagpang maisog rally. Ako sa nakikita ko po dito mga kababayan ko ay talagang takot na ako sila at first time no mga kabista na nangyayari ngayon sa hakbang maisog na nagkaroon tayo ng rally, no? Nagkaroon tayo ng rally na para tayong yung ori natin ng pagkatao binagsak. Pakinggan natin sa... Ang Pilipino ay nagnanais ng kapayapaan. Kakalat ka rin po tayo sa gera para malihis ang issue sa mataas na presyo ng mga bilihin. So, mga taga-Dumaguete, magpapalihis pa kayo! Nagpapasupil ba kayo? Bayad ba kayo mas importante ang traktor kaysa sa taong bayan? Darating po ngayon ang ating dating presidente na halos 80 anyos na. Pagod na po siya. Pero habang sinusupil, kinakailangan manindigan. Hayaan yung tawagin ko muna ang ating kasama, ang best friend ni Lisa Araneta Marcos, Attorney Glenn Chong! Ang kalaban ng mga mandaraya sa eleksyon! Ari, thank you. Nakadugo mo itong tao na gusto mo lang paro kang Lisa Marcos? Ako to. Laparo na ito si Lisa Marcos. Osborn ako. Lisa, kung nakakasagong atubangan, agalogin natin. Kung nasa harap kita, sasapalin kita. Kaliwat ka na. Mga kaigsunan, ang iso na ito, simple ra kayo. Simple ra kayo ang atong isyo kang Marcos. Duha ang atong gipili na pinakataas na opisyal sa atong nasod, ang presidente o vice-presidente. Ang problema, ning amin si Lisa Marcos sa akong atubangan. Ingon siya, guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. With a new Isuzu D-Max. Revolution. Into new heights. Teka lang, ads tayo. Mauna, mga kaisunan, pili ni Away, wala ko mga rinirin para mudapit kang President Duterte.
Ningari ko para ipahibaw sa inyo ha, na kining bangaga presidente, wa ni katungod o lingkod sa Malacanang. Mabitaw na. Kanang PBBM, kanang PBBM, pangulong bangag, babagsak mayabaya. Pangulong bangag, babagsak mayamaya. Mga kaisunan, inihan, di-interview si Lisa Marcos, di ba? Niingon si, sabi ni Kakonsabang Tonying. Kakonsabang Tonying. Sabi ni Atty. Glensong, sasampalin ka raw, kaliwat kanan. Anong masasabi mo? Ingon si Lisa Marcos, hayaan mo na lang siya. I hope he wins as congressman or governor or something. Wa man lagi kunin mo tubag ka, Lisa. Bakit mo hindi ako sinagot? O, bakit hindi mo ako sinagot doon sa paratang ko na dinayaan ninyo yung eleksyon ni Marcos? Wa siya ikatubag. Wala siya ikatubag kay tinuod ang akong isulti. Tinuod akong isulti. O guwako'y kahadlok mo at tubang ninyong tanan. Hindi ako takot kay Lisa Marcos, kay Bongbong Marcos, o sinong Marcos na yan. Karapatan ang bawat Pilipino na malaman ang ginawa nila noong eleksyon. At walang ibang nag-amin kundi si Lisa Marcos. Guys, I have a meeting with the owners of Smartmatic. I need two technical guys. But not you because they hate you so much. Gidurok ako. Huna-huna mga kaisunan, unom ko katuig, nagtabang nila na wa sila'y gibayad akong bisan piso. Wala sila'y gibayad akong bisan piso. Pero, andam kong gibaligya kang Smartmatic. Kung kaya nilang traiduran ko, kaya nilang traiduran kitang tanan. Diba? Sanglit mga kaisunan, mubarugta karon. Pawion nato ang atong kaubaon, kingan kanila. Kay wala sila'y katungod, kay hintikas nila ang atong ilison. O huay lain, nagpabilin na opisyal na tinuod na gipili sa katawan, kundi si Sara Duterte. Walay lain na opisyal na nagpabiling tininod anay nagipili sa katawhan kundi si Sara Duterte lamang. So by constitutional succession, tanggalo na to si Marcos, ipuli na to si Inday Sara. Kay mauna ang inyong tininod anay nagipili. Pili si Pangag Marcos. Mga kaisunan, okay, pamanas ako. Abi ninyo, pag-una na akong bulgar kang Lisa Marcos sa Davao, pag-uli na ako sa Manila, nana ko'y disbarment na kaso. Gusto ko nila tanggalon sa ako pagka-abogado. Pagkauman akong istorya sa Cebu, may ikaduhan akong disbarment. Pag ikatulong akong istorya sa Tagum, pag landing na ako sa Manila, may ikatulong disbarment. Kutok din na si Lisa Marcos, panghadlok, panghulga. Pero, ipakita na ako sa inyong tanan, pinapakita ko sa lahat ng Pilipino, hindi tayo dapat matago. Dahil ang kapangyarihan ay nasa kamay ng tao bayan. Okay, ganito. Mamaya na naman, ha? I would like to introduce you to our former Executive Secretary, Vic Rodriguez. Vic! Oh, palakpakan po natin si Vic Rodriguez. Palakpakan po natin. Ah, trinaidor din ito. Magandang gabi ho sa inyong lahat muli. At kagaya ho ng
aking sinabi sa inyo kanina, ako ho ay kaisa ninyo sa hakbang ng maisog at ako ay kasama ninyo to uphold, defend, and protect our Constitution. Ako ho ay natanong kanina, bawal daw po ba yung ating ginagawa? Ang sagot ko, paano naging bawal ang isang gawain na mayroong garantya sa ilalim ng ating saligang batas, particular ang Article 3, ang Bill of Rights ng bawat Pilipino. Nauunawaan ko yung mga kaibigan natin naglilingkod sa pamahalaan kagaya ng mga miyembro ng PNP, sapagkat hindi rin naman lingid sa kanilang kalaman na ang Bill of Rights ay pangunahing itinuturo yan kung sila man ay nag-academy, kung sila man ay nag-criminology. Kaya alam din po nila yan. Subalit, hinihingi ng pagkakataon, baka sila ma-relieve, baka ma-dismiss, baka matanggal ng trabaho. Kaya lamang, huwag po ninyong sikilin yung aming karapatan. Meron po tayong garantya sa ilalim ng ating saligang batas na malayang magtipon-tipon ng mapayapa at ilahad ang ating saloobin, reklamo at hinanakit sa isang pamahalaan. At yan po ang ating ginagawa. Kanina po doon sa isang interview, para ho marinig ng lahat, hindi ko maintindihan bakit sinisikil ng Administrasyong Marcos na kung saan ako'y dating bahagi at naglingkod ang ating mga karapatan, ang ating Bill of Rights. Alam ho ninyo, isang paglalahad, masasabi rin ninyong pagtatapat. Noong 2021, kapanahunan pa ng COVID, meron po tayo dyan yung ECQ, MCQ, at GCQ. Bawal yung ganitong pagtitipon-tipon. Subalit sa kagustuhan namin, makaikot ng buong bansa, umikot po kami ni Bongbong Marcos noong 2021. Higit pa ho dito yung mga kaharap namin, wala nang mask, dinayulate namin yung COVID protocol. Pero hindi ho kami nakaranas ng ganitong ori ng pagsisikil kagaya ng pagsigil ng Administrasyon Marcos sa ating karapatan. Ginoong Pangulong Marcos, aking nakasama, aking kaibigan, huwag naman ho ninyong sikilin ang aming karapatan na malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon. Respetuhin naman ninyo ang ating saligang batas. Talamak! Talamak na nga ang pagnanakaw at korupsyon sa pamahalaan. Pati pa naman ang ating karapatan ay inyong nanakawin. Huwag naman! Sila po ay nahalal sa loob ng terminong 6 na taon. Bago pa ho sila nanalo at pagkatapos ng kanilang termino, ang ating saligang batas ay mananaig pa rin. Kaya umuulitin ko, marami pa naman tayong level-headed na mga lingkod-bayan. Ang iba rin ay aking nakasama at kaibigan. Payuhan naman ninyo ang ating Pangulo. Respetuhin ang ating saligang batas. Kilalanin ang ating Bill of Rights. And together, let us uphold, protect, and defend our Constitution. Maraming salamat at pabuhay ang hakbang ng maisip! Yeah.
Daghan tayo ng salamat. Tuloy pa rin ang special coverage natin, mga kababayan. This time, makakasama natin ang mga matitikas, matipuno, at mga hard-hitting to, mga kababayan. Ang Banateros, Coach Oli, Banat by Boss Dada. Magandang hapon, mga partners. Ay, magandang hapon. Oh, ayan, mga kabisak, ako muna magkomento habang hindi pa po pinakita ang naturang prayer rally. Again po, nakabaya, ano lang tayo, StreamYard, mga kabisak, at nakatutok po tayo sa rally. Saktang maisog. Alam niyo po, mga kabista ko, ilang parang bagong gising lang ako ngayon. Ha? Grabing init. Oh. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kabista. Saktang maisog. Shoutout po ngayon. Nabuhay po kayo dyan sa Tumagiti. Dahil itinuloy po ninyo ang rally kahit ginigipit po tayo dyan sa Saktang Maisog, mga kababayan ko sa Tumagiti. Remove muna natin siya, mga kabista ka. Maya-maya, ibabalik po natin pag nakatutok na po ang DJER sa naturang rally. Baya, ano na to tayo ngayon? Baya StreamYard, mga kabista. Ano po, magandang hapon po sa ating lahat, mga nakatutok sa Mr. Pilipinas. Ayan o. Parang kakaiba ho yung nangyari ngayon. Grabe ng panggigipit na natatakot sila sa mga Duterte diehard supporters. Putol-putol ba? Putol-putol pang dihira. Hello, hello. Ayan. Ano signal? Signal. Hanap tayo ng sundan natin, mga kabista. Kailangan, mga kabista, ha? Wala ako sa rally sa Tumagiti kasi diba sa Senate, sa Senado ko kami, mga kapista, kanina. Ano yung boses? Kailan? Hanap lang tayo ng ano. Tiga lang, mga kabista ka. Tiga lang. Okay, tiga lang. Meron nakalag na po, mga kabista. Tiga lang, stop lang natin to. Okay, ito guys. Atin po natin sa inyo ng live. Dalawa po ito. Ngayon, ang dami na hong tao. Grabe. Kailangan. Ito na, kabisdak, live na live po ito kasi sasalita po sila ngayon. Ayan, dumating na po si Tatay Digong. Mga kabisdak, ito dumating na po sa kasalukuyan si Tatay Digong. Ayan, dumating na po si Tatay Digong. Duterte! 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 Duterte!
Sa mga pangyayaring iyong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.